Welcome back sa aking YouTube channel, Shalir Haila. Pag-usapan natin ang tungkol sa tinatawag na kung swerte ba ang iyong pangalan o hindi. Bawat letra kasi niya may mga number na katapat yan. Ngayon susuriin natin yon, ang bawat letra ng iyong pangalan at kailangan mag-total siya. Sa ang total lang natin dyan hanggang 9 lang, 1 to 9 lang yan. Ngayon kung paano natin gagawin yun, ipapaliwanag natin sa inyo. Para sa naghahangad ng tagumpay, lalo na sa kanilang karir, ipinapayong alamin ang kanilang name number at ang kaukulang description nito sapagkat ipapakita ng name number kung ano ang kakayahan ng isang tao sa buhay. Ito ang gagabay sa kanya upang mula sa pagiging magaling sa isang larangan ay maaari din siyang maging star o sikat. Kapag angkop ang enerhiya ng iyong name number sa industriyang iyong kinabibilangan, makakaasa ka na magiging madali ang bawat proyekto na iyong gagawin. Ngayon na alam niyo na ang kahalagahan ng name number at kung paano ang tamang pagpili ng pangalan na dapat mong gamitin sa pagkuha ng iyong number ay umpisa na nating pag-aralan kung paano gawin ang numero ng iyong pangalan. Meron pong nakalagay dito sa video yung chart kung saan nakatapat ang bawat letter ng inyong pangalan. Yun po ang gagamitin nyo. Ang bawat letra ng ating pangalan ay may kaukulang numero. Tingnan na lamang ang number chart. Nakalagay po ito dito sa video yung number chart na binabanggit ko kanina. Atin lamang pagsasamahin ang mga numero hanggang sa maging isang digit na lamang ito na pasok bilang 1 hanggang 9. Halimbawa po, ang kukunin nating name number ng iyong ang name number na kukunin natin ngayong sample ay yung pangalan ko, Shalir Haila. Tingnan lamang po sa chart ang kaukulang numero ng bawat letra. Ngayon atin pong susumahin ang numero 8 plus 8 plus 1 plus 3 plus 9 plus 9 plus 1 plus 1 plus 9 plus 3 plus 1 equals 53. Mapapansin na dalawang digit ang lumabas. Ito yung 53. Kung kaya atin po itong pag-iisahin sa pamamagitan ng pagkukumbina sa dalawang numero na yon. 5 plus 3 equals 8 po. Ngayon, malinaw po ang name number ko ay nakuha ko sa number 8. O number 8 po yung aking name number. Katulad po ng aking nabanggit, ang ating pong name number ay may kaukulang paglalarawan sa kung saan trabaho o gawain tayo maaring magtagumpay. Pag-isipang mabuti kung ano ang sinasabi tungkol sa iyong personalidad na iyong name number dahil ito ang magtuturo sa iyo ng iyong likas sa potensyal. Hindi po mahalaga kung ano man ang trabaho o negosyo na iyong pinagkakaabalahan sa ngayon, alalahanin din na may tao na dala ng sitwasyon ay nagpapalit ng kanilang pangalan. Ito po yung mga nagpapalit ng pangalan. Malas sila sa ganong pangalan. So nagpapalit po sila para pumasok naman sila doon sa swerteng pangalan. Tulad na lamang ng pagpapakasal o diborsyo, ayun, pagpapalit din po yun ng pangalan. No? Mayroon din namang tao na sadyang pinapalitan ang gamit nilang pangalan upang sila ay magkaroon ng maswerteng name number. Kaya po, huwag ikagugulat kung may mga tao na nagbabago ng karir sa kalahatian ng kanilang buhay o kaya naman ay may mga taong hindi isinasapraktika ang kursong kanilang pinag-aralan sa mahabang panahon subalit nagiging matagumpay pa din sa larangan na pinili nila. Malay ninyo, sa pagbabasa ninyo ukol sa iyong name number ay mangyayari din ang ganitong pagpapalit ng desisyon. Alalahanin lamang na ang tagumpay sa buhay hindi lamang nasusukat sa material na yaman, kundi sa pagkakaroon ng kasiyahan at kontentong pakiramdam sa buhay. Ang bukasyon para sa iyong name number, ito na po yun, no? Yung binabanggit natin kanina sa chart. Bago natin ito ituloy, yun, susubukan natin kunin nga yung name number, no, ng bawat isa sa atin. No? Kung kayong nanonood dyan, sundan na lamang po ninyo yung guide kanina. At ito po yung name number 1.
Kung ikaw ay nasa name number 1, makakamit ang swerte dahil sa iyong talento. Kung bilang ka dun sa name number 1. Kung ang total ng iyong pangalan ay tumuro sa numero 1, malakas ang iyong tinatawag sa leadership o potential. Ano man trabaho o posisyon mo sa ngayon, mapapansin na likas mong taglay ang abilidad bilang isang leader. Ano man ang pangarap mo sa buhay, samantalahin ang talentong ito upang ikaw ay umangat. Natural sa iyong talino ay magbibigay sa iyo ng maraming ideya, maging orihinal sa iyong pagharap sa sitwasyon at hindi rin sarado ang iyong pagdedesisyon pagdating sa estilo ng pagpapatakbo sa iyong negosyo o kumpanya. Taglay mo din ang tiwala sa sarili at seguridad kung kaya magagawa mong maging inspirasyon para sa mga kasamaan sa trabaho. Ang taong may name number 1 ay maaasahang magiging matagumpay sa larangan ng politika at negosyo. Hindi lang sila magiging masaya, kundi sila ay magkakaroon ng matagumpay na buhay. Hindi sila tatagal sa ganitong setup na trabaho kung hindi taglay ang tinatawag na name number 1. Ngayon naman sa mga taong name number 2, magaling makipag-usap at magtatagumpay. Kung ikaw ay nasa ilalim ng number 2, asana pinakamabisa ang iyong talento kung magagawa mong makaabot sa ibang tao. Ang mga taong may name number 2 ay nagtatagumpay sa larangan ng komunikasyon at sa sales. Magaling silang makipag-usap at makukumbinsin nila ang mga tao. Ano man ang linya ng trabaho na nangangailangan ng pakikipagtalastasan ay swak sila dito, yung mga name number 2. Pagdating sa pakikipagkaibigan, hindi maitatanggi na marami ang nawiwili sa kanila. Ang iyong karisma at impluensya ay nagiging dahilan kung kaya marami ang proyektong darating para sa iyo. Gayunpaman, ikaw ang tipo ng tao na hindi magagawang mabuhay mag-isa. Ikaw ang tinatawag na people person. Ibig sabihin, lutang na lutang ang iyong personalidad kapag ikaw ay may kasama at napapaligiran ng kaibigan. Lalo na kung ang mga ito ay nasa kapangyarihan o may mataas na posisyon sa lipunan. Ngayon naman, ang name number 3, sila ang mga taong tinatawag na magagamit sa tagumpay pagdating sa pagiging malikhain. Malakas ang name na number 3 sa impluensya ng sining. Ang iyong pagiging malikhain sa imahinasyon o imahinasyon ay palaging naghahanap ng lugar upang maipakita ang iyong kakayahan. Subukan makipagsapalaran sa larangan ng music, pagpipinta at pagpiperform o pagiging artista. Kung matutukoy mo ang tamang forma ng iyong talento, asahan kawiwilihan ka ng mga tao at ikaw ay sisikat. Hindi ka lamang nakaambag ng tagumpay, kundi kakikita ng simbolo sa buhay ng mga tao ang iyong obra. Subalit may mga pagkakataon din na sinusumpong sila ng kalungkutan. Dahil ang mga taong nasa larangan ng sining ay kadalasang naniligaw sa kanilang landas ng pag-iral bilang mga artist. Higit naman makakasumpong na pagiging kontento ang mga hindi masyadong dadapuan ng kasikatan. So, ibig sabihin yung mga hindi gaano sisikat para, mas magiging kontento sila. Basta nagagawa nilang gawin ang kanilang sining at maasahan magiging masaya sila sa buhay. Sila naman yung mga taong gusto lang maging masaya at hindi naman yung kasikatan ang inaasam. Dalawang uri po pala yung name number 3 na yon. Ngayon, sa name number 4, ihatid tungo sa pagyaman ng taglay na talino. Kung ikaw ay nasa name number 4, sinasabi dito na ihatid ka sa pagyaman ng taglay mong talino. May natatago namang talento at galing sa paglikha ang mga taong may name number 4. Sila ang mga tao na siyentipiko at logical kung mag-isip, kung kaya karaniwan ang sinasabi na magiging matagumpay
sila bilang inventor o scientist. Subalit, hindi lamang limitado ang kanilang potensyal sa physical na struktura o mga imbisyon o imbensyon. Ang kanilang talino ay maaari ding gamitin upang magtayo ng isang organisasyon. Kayang-kaya nilang pag-isahin ang mga tao upang kumilos para sa isang parehas o interes. May kakayahan din ang mga taong may name number 4 upang maging visual at sensual, kung kaya nga hindi lamang siya nalilimitahan sa pagbuo ng structure. Bukod dito ay meron siyang likas na pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng kanyang kapwa kung ikaw ay nasa number 4. So yun po, yung sinasabi natin, pwede kang magtagumpay o yumaman sa pamagitan ng yung talino. Ito yung mga nasa name number 4. Yung name number 5 naman, malakas ang hamon ng buhay sa kanila. Maswerte din ang mga taong may name number 5 sapagkat tunay naman binigyan sila ng talento. Karamihan sa kanila ay nagiging guro o nasa anumang larangan kung saan sila ay nakapagbabahagi ng importanteng technique, kaalaman at tamang pag-ugali. Sila mga taong maraming maibabahagi sa kanilang kapwa dahil na rin kumpara sa ibang tao ay nag-uumapaw ang kanilang mga talento. Malakas din ang loob ng mga taong may name number 5. Hindi sila natatakot sumubok ng bago. Mahilig sila sa adventure at malawak ang kanilang pag-iisip. Nakakatagpo sila ng kasiyahan na subukin ang limitasyon ng kaalaman at dahil dito, humahabi sila ng katalinuhan sa kanilang pagtanda. So, yun po. Yun ang sinasabi dun sa name number 5. Pwede rin silang makagawa ng kanilang mga libro. Ang name number 6, sila naman yung yayaman sa edad na 36. O kung name number 6 ka, higit kang yayaman pag edad mo ng 36 years old. Kung ikaw ay may name number 6, mapapansin na natatanga yung abilidad magsalita o marap sa tao. Mayroong kang kakayahan at tiwala sa sarili upang magbigay ng diskusyon tungkol sa mga bagay na kinalaman sa mental at physical na kalusugan. Ikaw ang tipo ng tao na palaging may malakas na kakayahan pagdating at pananalating balanse ang iyong buhay. Sa kanilang pagtanda, ang mga nasa numero 6 ay dating sa punto na mapapansin sila ang likas nilang kakayahan. Tulad ng sinasabi natin, pag edad niya ng 36, asahan na sila ay yayaman o kaya magiging milyonaryo. Ang name number 7, darating ang swerte sa hindi inaasahang panahon. Pinaniniwalaan ng maraming pungsoy expert na ang numero 7 ay isang magic number. Kung ikaw ay may name number 7, mapapansin mo na may mga hindi inaasahang swerte na dumarating sa iyo na pwede ka. Halimbawa, pwede kang biglang manalo sa loto ng jackpot. Dahil dito, hindi nakakagulat ang mga tao nito na biglaan na lamang yayaman. Sila yung mga taong hindi palakibo, tahimik, pero matalas ang kanilang isipan. Mas madalas din na pinapasok nila ang pagtatayo ng isang reliyon. Kadalasan ay hindi rin sila nagbabantang makipag-usap sa mga tao kung kaya sila ay parang kalmadong dagat. Tahimik, ngunit malalim. Yan po yung mga number 7. Yung name number 8, pwedeng magtagumpay sa larangan ng politika. Kung ikaw ay nasa name number 8, asahan mo magtatagumpay ka sa larangan ng politika. Kaya pasukin mo ang politics at siguradong magwawagi ka dyan. Ayan po yung sinasabi ng name number 8. Higit silang magtatagumpay sa politika. Yung kamay nila parang may magic touch na kung ano man yung kanilang hawakan ay sa salitang parang magiging ginto o magiging swerte sa kanila. Parang ito yung name number 4. Ito yung name number ko, yung name number 8. O, sinasabi rin dito, pwede rin siya magtagumpay sa negosyo o sa linya na may kaugnayan sa finance, banking. Sa kanilang pagtanda, sinasabi naman na maaaring maging maawain sila o kaya naman ay sobrang walang awa
So, dalawa pa lang kanila magiging ugali sa pagtanda. Pwedeng maawain o kaya naman sobrang walang awa. So, dalawa po pala yun. Ang name number 9, ito na yung huli. Medyo mahaba po pala ito. Ang name number 9, sila mga tao na hangad tumulong sa kapwa. Mataas ang pagpapahalaga ng may name number 9 pagdating sa kanilang kapwa-tao. Sila ang mga masasabi nating matulungin sa pagdating sa pagdating sa charity work. Dito sila maasahan. Mas gusto nila na ibigay ang buhay nila sa ganoon. Kung matatagpuan ng mga taong may name number 9, asahang magiging masaya sila kapag nakakatulong sa kapwa. Samantalang nangangapa naman kung saan direksyon sila pupunta, ibig sabihin magaling sila kung tumulong sa kapwa, pero pagdating sa sarili nila ay nangangapa naman sila kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay. So medyo nasa balad ng alanganin, pero pagdating sa pagtulong, napakahusay nila. So yan po yung aming binigay ngayong name number. Medyo mahaba po. Tingnan niyo lamang ninyo yung chart. Sana po ay naunawaan ninyo. Kung hindi naman ninyo naunawaan, mag-comment lang po at ito'y aming ipaliliwanag sa inyo. So hanggang sa susunod po lang aming pagpo-post na video, mag-subscribe lang po at pindutin yung button bell. Maraming salamat po sa inyo sa panonood. Subscribe lang po. Click nyo lang yan. Thank you.